high water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. This is your gem, ini your tarot reader. So water sign, alamin natin kung ano ang iyong energy. Ano ang sitwasyon na meron ka or ano ang sitwasyon na may encounter mo or na-encounter mo? Just a reminder, water sign, this is a general reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Water sign, give me your energy. Water sign, give me your energy. Cancer, Scorpio, Pisces. Water sign. You have Ace of Cups. Overflowing love. Your sign, water sign. Ace of Cups. Involve Cancer, Scorpio, and Pisces, your energy. You have Nine of Swords. An air sign, Gemini, Libra, Aquarius. You have Three of Swords, an air sign again. You have the Sun in your life, in your energy. And Three of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. So water sign, I'm seeing here, you're struggling with your relationship. Kasi you're in pain, you're brokenhearted. There's so much love, feelings, pero there's broken heart na nararamdaman mo. Hindi ka makatulog sa kagabi, kakaisip sa taong mahal mo. I'm seeing that energy. Parang lagi mo siyang naaalala, lagi mo siyang binabalik-balikan. Pag naaalala mo siya, there's pain in your heart. Kasi sobrang pagmamahal mo sa kanya. I don't know kung ano yung sitwasyon nyo ngayon, pero ito yung nararamdaman mo sa ngayon. You have Three of Pentacles. This is a kind of a collaboration. Or maybe someone appreciate your work. Aalamin natin along the way. But you have the Sun. Meaning to say, there's hope. Huwag ka mawala ng pag-asa. Even though yung energy mo, water sign, is feeling this way, negative, malungkot, confused, nasasaktan, you still have positive energy in your life. You can still love. And there's still hope. Alamin natin, water sign. You have Page of Cups. A water sign again. Eight of Wands. A fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. You have the Emperor. A strong Aries in your energy. The Star. A strong Aquarius in your energy. And Ace of Swords. An air sign. Tingin ko, there's an opportunity of love coming your way. There's an overflowing love from your energy, pero maaring there's someone na inaay ka, ina-admire ka. There's so much love in this energy. Page of Cups is something na ready to offer something to someone. You're admiring someone. You love someone. So, tignan natin along the way, ano ang magiging energy mo. Water sign, you have Nine of Swords and Eight of Wands. Tingin ko may mga balakid sa inyong relationship, sa inyong connection, kaya you felt this way. You feel like wala ka na magagawa sa inyong sitwasyon kasi may mga balakid na, may mga hadlang sa inyong connection. Para may mga nangyayari sa inyong sitwasyon na nagiging dahilan para unti-unti kayo mawala ng connection sa isa't isa. Kaya, feeling mo, magkakahiwalay na kayo. Kung sino man ang connected na person mo ngayon, you're feeling that way. Because you have Three of Swords and the Emperor. Diba? You are in pain. You're trying to control and manage your feelings pero nararamdaman mo pa rin siya kasi nagmahal ka ng totoo. Diba? Even though napilit mong siniset aside yung feelings mo pag may trabaho ka, tinatabi mo muna. Pero hindi eh, bumabalik at bumabalik kasi ganun mo siya kamahal. Hindi mo maiwasan, naisipin siya. Water sign, you have the Sun and the Star.
There's a clarity. There's an enlightenment. There's a realization in your energy. Meaning to say, you have to realize that there's still hope. Even though may mga negative energy ka in your life right now, may pag-asa pa. Diba? Find your way out to have this kind of positive energy. Huwag kang bibitaw. Huwag kang magpapatalo. Huwag kang magpapadala. You have 3 of Pentacles and Ace of Swords. Maaring may mga opportunity of career promotion in na nakakarating sa'yo. Parang this is your time to shine. Diba? You have this kind of new knowledge na there is someone gusto niyang magkaroon ng connection sa'yo. Maaring sa trabaho, maaring sa business, or maaring someone new in your life. Aalamin pa natin kung ano ang iyong energy. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Give me your energy. Water sign. With Ace of Cups and Page of Cups, the lovers, di ba? So much love, feelings, admiration. Sobra yung pagmamahal mo sa person na ito. Hindi mo makontain yung pagmamahal mo. Kaya there's overflowing love. Kasi feeling mo siya na yung the one for you. Nararamdaman mo. Tignan natin ng 9 of Swords with 8 of Wands in your life, 7 of Pentacles. So, ang umahad lang sa inyong relasyon is so much waiting for something. You're waiting na magkaroon ng next level or mag-level up yung relationship nyo. Siguro, from a relationship, gusto mo na parang alam mong merong future. Diba? Nag-aantay ka sa magandang outcome ng relationship nyo. Pero parang yun ang nagbibigay burden sa'yo. Yun ang sumasagabal, bumabalakid sa inyong relasyon. Yung you've waited for so long, walang improvement. Diba? Yun ang pinag-iisipan mo. Yun ang bumabalakid sa inyong relasyon. At yun ang lagi mong naiisip, kaya you're in pain. Kasi parang feeling mo, wala nang improvement yung relationship nyo. Sobrang mahal mo siya, pero you're stuck, feeling stuck sa kung anong meron kayo ngayon. Alamin natin ang Three of Swords with the Emperor, water sign. 7 of Wands, diba? Nag-struggle ka. Kasi parang feeling mo, ikaw lang. Ikaw lang ang nagtsatsaga na ituloy ang pagmamahalan nyo, ituloy ang relasyon nyo. Parang ikaw lang ang gumagawa ng paraan para, alam mo yung mapakita yung pagmamahal, pero you're still in pain kasi feeling mo, ikaw lang yung nagmamahal ng sobra. Ikaw lang yung nag-struggle ng ganito. Ikaw lang yung nahihirapan. Alamin natin ang the sun and the star in your energy. The world, that's a good energy. You know why? Meaning to say, the sun, the star, and the world, this is a 3 positive energy na there's still hope, there's a new beginning sa buhay mo, there's a realization na huwag ka mawalan ng pag-asa, yung relationship mo, kung meant yan, it will meant to be. Diba? Kung kayo ay meant for each other, magkakatuluyan kayo. If kayo ay destiny for each other, walang hahadlang nun. Kaya huwag ka masyadong mag-struggle sa kakaisip sa inyong relasyon. Alamin natin ang 3 of Pentacles and Swords. The Hanged Man, di ba? For you to be able to divert your feelings, anxiety, or confusion, you have to have this new perspective in your life. Di ba? Try mong may mapagkaabalahan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa relationship nyo na walang improvement, di ba? Kasi kakaantay mo talagang puro problema ang dadating sa buhay mo kasi naiinis ka.
nahihirapan ka. Pero, if you find your way na makagawa ng mga bagay na kakaiba or magkaroon ng ano, mapagkakaabalahan. Maybe, you will use your time para i-improve yung sarili mo. Diba? At kung kayo ang para sa isa't isa, at least, na-improve mo yung sarili mo. Napaganda mo yung buhay mo. Pero kung hindi man, ang importante, hindi ka nagpadala sa kalungkutan. Kasi, binigyan mo ng motivation ang buhay mo, ang sarili mo. Diba? Find your way out from negative energy. Alisin mo ang negative energy sa buhay mo. Ang isipin mo, if you are meant for this person, magkakabalikan kayo, magkakatuluyan kayo. You have a new opportunity in your life, huwag mo sayangin, huwag mo aksayahin. Have time to have this new perspective, di ba? Mag-explore ka. Find new things na tingin mong ikaka-excel mo. Maaaring may mga maka-appreciate sa gawa mo. Alamin natin ang advice para sa iyong energy, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Water sign, give me your message for water sign. Water sign, give me some message for water sign. Okay. Tignan natin, water sign, what is your message? It's time to release negativity, di ba? Gaya na sabi ko, let it go. Kasi walang magandang mangyayari kung lagi kang mag-iisip ng negative energy in your life. Lagi kang mag-iisip ng malulungkot na bagay, di ba? I-release mo ang negative energy, bitawan mo, i-let go mo. Kasi ang kakaisip na yan, wala yung magandang patutunguhan. The energy is gaining momentum, di ba? Unti-unti. Yung energy mo, for the better good, unti-unti yan. At the right time, marirealize mo na ito pala ang magiging outcome sa new perspective or new beginning ng buhay ko. Luck is on your side. Water sign, di ba? Tiwala lang. You have this kind of good luck sa iyong buhay. The end of a tough cycle approaches. Yung mga paghihirap mo, pag-struggle mo, pain in your heart, matatapos din yan. Marirealize mo bigla na, bakit ako nagpalugmok ng ganun, di ba? If you find hope in your life, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi there's still hope. A new romantic cycle begins. Water sign, meaning to say, kung kayo ng person mo, ang magkakatuluyan, meaning to say, yung matagal mong pag-aantay, there will be a new romantic cycle na makikita mo. May connection sa inyong dalawa na parang new beginning para sa inyong relationship. Maybe this is some kind of another level sa inyong relasyon. If not, if you ended your relationship with this person, then this is a new person in your life. Basta there is a new romantic cycle begins. Or maybe this is some kind of feeling na your passion. Yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon. Or mga dreams mo in life. And work through your fears, di ba? Yung takot mo, yung hirap mo, yung pag-struggle mo, yung pain mo, pagdaanan mo yan, lagpasan mo yan. Huwag ka mag-stay dyan. Kasi wala yang magandang idudulot kung mag-stay ka sa negative energy. So, thank you, water sign. Hopefully, may nakuha ka sa advice na ito at messages. Thank you, water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.